tell me about yourself. Ayan. What are your salary expectations? May mga background din niya na military, no? Iba dyan, retired, iba dyan, active. Hindi ko siya binaba hanggat hindi siya nag-signal na... Ito this video, mga idol, no? Sasagutin lang po natin yung request ng isang ka-59 natin, no? So, yung request po niya is sample tips, no, no? Ng employer interview patungkol doon, no? Sa hiring. Sa, meron tayong ibibigay na dalawang sample, mga idol, no? Yung isa... common question to, no, doon sa mga employer interview at kahit dito sa local, no, sa atin sa Pilipinas. At yung isa naman is a technical question. Ayan. Simulan natin doon sa common question, mga idol, no. Hindi ko na siya actually sasagutin or sasagutan isa-isa, ibibigay ko na lang po sa inyo, no. Ayan. So yung number one dito, mga idol, no, where do you see yourself in 5 years time? Ayan. So ibig sabihin, mula ngayon, saan mo nakikita yung sarili mo within 5 years? So, kumbaga, pagdating ng 5 years, ano ka na? So paano mo yan sagutin, no? Yun yung unang question, no? So pangalawang common question, what are your strength? Ayan. So may follow up din yan, mga idol, no? What are your weaknesses? Ayan. So ang ibig sabihin, ano daw yung kahinaan mo? At ano naman yung nagpapalakas sa'yo, ibig sabihin nyo, no? Ayan. So kayo na po bahala sumagot nyo, no? Kasi tayo naman, iba-iba naman tayo ng sagot. Ayan. So pangatlo dito, mga idol, why should I hire you? So ibig sabihin, mga idol, bakit kita tatanggapin, no? Sabihin kunyari sa inyo ng employer, bakit kailangan kitang tanggapin dito sa aking kumpanya? So yun ang ipaliwanag nyo, mga idol, no? Ayan. So number four, mga idol, no? Tell me about yourself. Ayan. So ibig sabihin, ipaliwanag mo yung background sa sarili mo at regarding doon sa work experience mo. Ayan. So kumbaga, kung ano yung nilagay mo doon sa resume mo, sasabihin mo yun, no? Tapos yung background mo or yung working experience mo, no? Ayan. So number 5 naman dito, why do you want this job? So bakit kailangan mo daw yung trabaho na yun? So of course, para sa family, no? O ganyan sagot. Pero kayo na rin po yung bahala dyan, no? So number 6, mga idol, no? What are your salary expectation? So ito, pinaka-common talaga ito na tanong, mga idol, no? Kahit pa man bago tayo mag-apply, tinatanong na natin yan. Kumbaga, ano daw yung sahod na ini-expect natin pag tayo natanggap sa trabaho. Ayan. So sabihin nyo lang po yung totoo. Ayan. So number 7, why are you the right fit to succeed in this role? So ibig sabihin, mga lords, kapag tinanggap ka, bakit sa tingin mo ikaw yung dapat or karapat dapat natanggapin para sa posisyon na yan or sa trabaho na yan? So yun po yung dapat nyo pag-aralan. Hindi ko naman po sinasabi dito na lahat po yan itatanong or kailangan nyo kabisaduhin. Kumbaga, kailangan nyo lang i-familiarize para naman pagdating na sa actual na interview ng employer interview or dun sa agency, masasagot po nyo or meron na kayong idea. So ito naman, mga idol, no, ito po yung technical. Kumbaga, nung time po namin, yung 7 na common question na yon, ang nagtanong sa amin nun is yung agency. So sa agency lang po yon. Tapos yung tanong lang po ng employer, yung representative, no, galing sa ibang bansa, isang question lang po, no, which is yung technical question. So initiative lang to, mga idol, no. So kaya nga dito pa lang sa atin sa Pilipinas, dapat pinag-aaralan na natin, no, or sinasanay na natin yung sarili natin na gumawa ng report. Actually ganito, mga idol, bibigyan ka ng scenario, no, re-report mo siya, pero hindi mo siya talaga gawing katulad ng information report or incident report. Kumbaga, verbal mo na sasabihin sa employer or doon sa nag-interview sa'yo. Kanya-kanya kayo ng scenario, no? Bigyan kayo ng papel, babasahin mo yung scenario mo, kakabisado. So, ito yung isang sample na binigay sa akin, mga idol, no? So ito yung scenario. While you are stationed in the main gate area, you saw one vehicle approaching in your area of responsibility, and the driver wanted to enter inside. Ayan. Upon checking the vehicle, you saw a long firearm inside the car. Ayan. When you asked the driver his ID, the driver moving out. So, ibig sabihin, mga idol, doon sa scenario, ako yung nakaposting doon, no, sa main gate. Tapos, may nakita akong sasakyan, no, na parating sa akin. Punta sa akin, tapos
gustong pumasok ng driver doon sa loob ng establishment na binabantayan ko. Ngayon, chinik ko yung sasakyan, nakita ko sa loob, mayroong barrel. Ayan. So, of course, yung instinct natin, maring military siya, PNP or ano pa naman, no? Kaya inya na dapat natin ang identification para sa pagkilanlan. Kasi kayo na hinala na yun, nakita na tayo. Since nung in-approach natin yung ID niya para makita, ang ginawa niya, biglang umalis. So, yun na yung scenario natin. So, yun ngayon yung ipapaliwanag mo sa harap ng employer, yung nagkakandak ng interview. Ayan. Of course, mga idol, gagawin mo siyang parang report. Ayan. Pero, verbal, actual mong sasabihin dun sa interviewer. Or dun sa ayan, mga idol, of course, yung tips ko lang sa inyo, no, magpakitang gilas kayo. Kumbaga, snapping-snapping, no, ang ipakita natin. Kumbaga, parang isipin nyo yung parang kayo yung pinaka kakaiba doon. Pero, dapat, ipakita mo na yung 100%. Isipin natin, no, yun na yung final. Yung sa employer interview. Kaya 101% ipakita natin, no? Tinanong ko yung mga kasama ko kung sumaludo ba sila. Hindi po sila sumaludo. Ako lang daw bukod tangi pala na sumaludo po sa employer. Kasi yung mga nagkakandak ng interview, mga idol, may mga background din yan na military, no? Iba dyan, retired. Iba dyan, active. Kasi sila doon, mga may-ari yan ng kumpanya pinadala dito. So may mga ganong instances. Ako, sumaludo ako, no? Tapos, proper, salute. Hindi lang proper, no, ang ginawa ko. Kumaga, parang nanginig yung, totoo yan, no? Parang nanginig yung kamay ko sa parang gigilagi. Kaya pag sabi niya, down, saka ko, binaba. Hindi ko siya binaba hanggat hindi siya nag-signal na down. Hindi siya actually nag-response ng salute. Pero, ginano niya ako na i-down na. So, binaba ko na. Kaya nung nalaman ko, pagdating namin ng ibang bansa, retired military din yung nag-interview sa amin. Yun pala yung background niya. Hindi mo siya makilala kasi yung suot nila is nakakundura. Yung white na, plain white na mahaba, no? Parang duster. Tapos meron pa ditong nakasaklob. Kaya hindi mo siya makilala na military. Pero pagdating doon sa kanila, mga malalaki. Ayan, so balik tayo mga idol, no? Sa question. So ito yung scenario ko mga idol, no? So, doon nga sa gagawin nating verbal report, ganito lang po yung sinagot ko doon mga idol, no? Pagtapos mong saludo, pagbaba, tapos naka standing attention ako, no? Hindi ako gumagalaw kasi dapat pakita natin, no? Kasi ano lang naman yun, eh, isang beses mo lang gagawin, tapos na. Magpakitang gilas ka lang, pakita mo na snappy. Palagay natin na siya yung officer mo. Tapos magre-report ka sa kanya regarding doon sa incident na nangyari doon sa area mo. So, kanya-kanya po yun ang senaryo. Good morning, sir. I'm SG Richard Agustin, assigned at the Mingit area. At around 0700 hour, dated August 27, 2023, I saw one vehicle approaching in my area of responsibilities. And the driver wanted to enter inside the establishment or the premises. When I approached the driver to check his ID, I saw a long firearm inside his vehicle. And when I asked the driver to check his ID, he refused. Then, he moving out immediately. That's all, sir. Ayun. So, pagsabi kong that's all, mga idol, nakompleto mo na yung sinabi mo, no? So, ganun lang. So, hindi mo siya talaga gagawing 5W-in-1-H na kailangan mong kunin ng lahat ng kompletong details. Ang gagawin mo lang is parang ano lang, no? Initiative report lang. Basta kompleto lang yung kung ano yung nakita mo, kung ano yung nandoon, yun lang po yung sasabihin mo. Wala nang dagdag bawas. So, yun lang po yung sample na may bibigay natin. So, sana makatulong yan mga lods, no? At sana naintindihan nyo. So, kung meron pa kayong gustong i-clarify or gustong itanong, so just comment down below, no? At sasagutin natin yan. So, that's all for this video mga idol, no? See you in our next video.